merong follower na naoperahan. So ang operasyon niya ay removal of gallbladder or tinanggal yung kanyang gallbladder. Dahil sa nagkameron ng mga bato-bato doon sa loob ng kanyang gallbladder, at ang desisyon ng doktor na tanggalin ito. Ngayon, ang tanong niya ay wala na ba daw siyang apdo kasi tinanggal na yung gallbladder niya eh. So yun yung worried niya. Eh nalaman niya na yun daw bile pala eh, importante o apdo sa pagtunaw ng taba. Eh mahilig pa naman siyang kumain ng mga matataba. So ibig sabihin niya, ay baka ako ay magkakaproblema sa panunaw pagka ganyan. Yun ang kanyang worried kasi wala na yung gallbladder. So ipaliliwanag ko po sa inyo kung ano ang nangyari. So, ito yung normal, yan yung gallbladder, ito yung liver, ito yung bituka. So, ang purpose ng gallbladder na tinanggal ng doktor dahil maraming bato sa loob at nagkakamero ng problema, pamamaga, pagsakit, tinanggal ng doktor yan. So, ang purpose niyan is yung liver, pagka nag-produce ang liver ng bile, para matulungan ang ating bituka pagda-digest ng or pagtunaw ng mga taba, mga crispy pata na kinain natin, mga lechon, eh nagpo-produce siya ng bile. So bago pumunta dito sa bituka, yung ginawang bile ng ating liver, pumupunta muna yan dito sa tanking ito. Ito na nga yung gallbladder. So nagsisilbi siyang storage or imbakan. Parang kung sa ating bahay, ito ay tangke ng tubig. Na dito nangyayari yung concentration na tinatawag. So, pumupunta yan dyan, hindi lang para ma-stack o ma-stored or ma-imbak. Pumupunta rin yan dyan for the purpose na magkameroon ng tinatawag na concentration para maging concentrated ang bile o apdo para mas lalong maging matapang. Ngayon, pag kumain ka na, so, matik yan, mag-i-squeeze ito, nagalaw yan eh, kasi muscle yan eh, yung pouch na yan, may mga muscle yan. Itong ating gallbladder. So, matik yan, maglalabas yan ng bile diretso dito. Okay, so bituka. And then, magkakameron ka na ng pagtunaw o proper digestion or proper na pagtunaw ng taba. And okay na okay ka na. Ngayon, ang nangyari sa kanya, tinanggal yung gallbladder niya. So, anong mangyayari? So, pag nag-produce ang liver ng bile dahil kailangan ng bituka o pag kailangan ng bituka, wala nang pupuntahan na gallbladder. Direct to the point na yan. Diretso na yan dito sa bituka. So, ang tanong, wala ka na bang bile dahil tinanggal yung gallbladder mo? Siyempre, meron ka pang bile. Kasi hindi naman ang bile ang nagpo-produce, hindi naman gallbladder ang nagpo-produce ng bile, kung hindi ang liver. So, kapag tinanggal to, nawalan ka lang ng stakan, nawalan lang ang liver ng stakan o imbakan o yung lugar kung saan pwede niyang gawing concentrated yung or maging matapang yung bile, diretso na yan dito. Wala na nito. Pero syempre, may bile ka pa. Kaya kung ang tanong mo, may bile ka pa, meron ka pang bile. Kasi liver ang nagpo-produce nyan at hindi gallbladder. Kasi kung yan ay nagpo-produce, ang gallbladder ng bile, hindi yan tatanggalin ng doktor. Kasi mawawalan ka ng bile. Okay? So tinanggal niya ng doktor dahil alam niya na meron ka pang bile at ikaw ay matutunawan pa ng taba. So, kung mag-alala, huwag po kayo mag-alala dun sa mga na-operahan, natanggalan ng gallbladder, nag-iisip kayo na baka magka-problema kayo sa pagtunaw ng taba dahil wala na kayong bile, meron pa rin kayong bile. Wala lang kayong tangke. At okay lang naman yun dahil kung hindi naman yun okay, edi maghahanap ang doktor ng ibang solusyon kung paano gagawin. So, since na tanggal na yan, diretso na yung bile. So, pag kumain kayo, diretso galing liver. From the liver, going to your intestine na ang mangyayari. Wala nang paligoy-ligoy pa, hindi na pupunta doon sa gallbladder kasi tinanggal na. So, yun lamang po. Sana ay nasagot natin yung katanungan. At the same time, naliwanagan din yung mga tao na naoperahan na ng tinatawag na cholecystectomy na operasyon or removal of the gallbladder. Bye for now.